secara lingkungan selamat para sa ating opening prayer. Maari ko po bang tawagin si Nanay Edita Cipriano para sa pambungad na panalangin. Magandang gabi po. Unmute, Ate Edita. Sorry, tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, Ama namin sa langit, kami po ay muli nananalangin na kami ay muli mo kaming gabayan sa gabing ito, na amin pong pag-aralan muli ang mga banal mong mga salita upang kami ay magkaroon ng tamang kaisipan, gawain, at maisa. Mga kapatid namin ito, Heavenly Father, kami nananalangin na ang mga may sakit, ang mga may karamdaman, sana ay maipamahagi ang mga salitang ito para kami ay maging malakas, spiritual at saka physical, at amin pong magampanan ang iyong mga panoon namin. Kami nananalangin ito, Panalangin sa aming pangalan, Demetrio Gita Cipriani, Aju. Aju. Marami pong salamat, Nanay Edita, sa inyong matayimitin na panalangin. So, muli po, magandang gabi po muli sa mga nakatutok ngayon sa ating module, HTM module lecture. At sa mga naka-Facebook Live po ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga Bless Family, at sa mga brothers and sisters na sumusubaybay para sa ating... So, kahapon po, ang tinalakay po natin ay ang Module 7, kung saan pinamagatang buhay at gawain ng mga pinagpalang pamilya. So ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating ikawalong yugto ng ating HTM Module Lecture. Ngayong gabi po ay ating pong patalakayin. Okay po. So, balikan po muna natin yung module 7. Kagabi po, yung mga nakapag-join ng mga Blessed Family. Sino po yung gustong magbigay ng ano po, reflection or yung natatandaan po yung lecture kagabi? Tawagin ko po si Nanay Josie. Nanay, good evening po.
Hey, Matt. Ganda gabi. Ano yung topic? May kung natatandaan niyo po yung ayun, tradition. Sa tradition, sa tradition natin para paano magampanan natin yung tradition ng dating ano natin. Sa tradition natin. Hindi ko masyado na ano. Yung pangako ng pamilya. Pangako ng pamilya sa ano. Yung tungkol sa tradition. Inay na si kahapon na sakit siya. Kasi siya ng hits. Kailan po na. Marami pong salamat. So yung paggabi po ay yun po yung buhay at gawain ng mga pinagpalang pamilya kung saan yun nga po yung mga responsibility ng isang blessed family. Kung saan ayun po meron tayong everyday morning hondoke and then ayun po at tinalakay ni Pastor doon yung ikapo donation and yun po bowing na kung saan mga practices pinapractice ng isang blessed family at hindi lang po mga blessed family, lahat po ng mga tao na nag-receive ng blessing kay Heavenly Parents at the parents. So, ayun nga po, dahil nawawala na yung tradition, kaya dapat ipanumbalik po yung tradition ni Heavenly Parents. So, yun lang po. So, ngayong gabi po ay atin na pong tatalakayin. At huwag na po natin patagalin. Ang magbibigay po ng lecture, atin pong i-welcome ang ating HPM, Blessed Family Community Head, na walang iba, walang iba, kundi si Pastor Ernesto Ilano. Palakpakan po natin siya. Okay, good evening po. Okay, so good evening. Pwede yung pasyer ng ano? Pasyer? No PowerPoint. Naka-allow po kayo pas na mag-share. Yan. Bakit ayaw? I mean, naka-share kayo pas, pero Facebook siya po. I-direct mo po sa PowerPoint po. Stop share po muna po. Okay na? Preparing po. Okay na po. Sige, F5 na lang po. Okay na po. Yes po. Okay, so muli. Magandang gabi po sa inyo, mga classmate. Parang tayo rin nagkita kanina sa ating ano, evening devotion. So anyway, so sa ating pong pagpapatuloy, so magandang gabi po sa inyong lahat. So ang pangwalo na module ay tungkol sa home group o ang pagsasama-sama ng pagkakapitbahay sa mga may tema na maligayang buhay, maligayang pamilya para sa pagkakaisa at kapayapaan sa mundo. So isa din po dapat sa ito na dapat po ay practicing ng lahat ng mga blessed family. So kagabi nga, so sinabi na nabanggit ni Mitch na ang ating tinalakay ay ang pamumuhay, buhay at pamumuhay ng isang pinagpalang pamilya. So dapat itong home group din po ay dapat ay ating kasanayan. So dapat po nating gawin ito, itong tinatawag na home group na may timang maligayang buhay, maligayang pamilya para sa pagkakaisa at kapayapaan ng mundo. Ano ang home group? Ang home group ay isang salita na ang kahulugan ay Trinity Team.
So ang Trinity Team ay isang maliit na grupo para pagtibayin ang isang komunidad na maaring magtayo ng maganda at nagkakaisang grupo ng mga pamilya. So ang home group din ay ang mga pamilya na may kaugnayan ay binubuo ng tatlong individual o tatlong pamilya na binubuo ng Trinity Team na nagtutulungan sa isa't isa sa magandang gawain para sa pag-unlad ng isang huwarang bansa. So kalimitan po doon sa mga nakapagtanggap ng basbas ng pagpapala ng ating tunay na magulang, ginagawa po namin green groupings po yan kung sino-sino po yung magkakasama o magkakakilala na magkakapitbahay. So bumuo po sila ng Trinity. So napakahalaga po ito. So bakit kailangan natin na bumuo ng isang home group o Trinity Team ang mga blessed family. So ang ideolohiya, no? Ang ideolohiya ng pagkakasa ay nagsisimula sa isang Trinity. No? Ang sabi ni Father Moon, ang ideolohiya ng pagkakasa ay nagsisimula sa isang Trinity. Usama-sama ng tatlong tao o pamilya, dapat malaman ng tatlong tao sa isang Trinity kung papaano magkaisa. So ang purpose po nito ay papaano po magkaisa yung tatlo, no, na magkakalapit, na kapitbahay, na nag-receive ng blessing, o tatlong mag-asawa. No, napakahalaga po ito. Ang mga hindi alam kung papaano magkaisa ay hindi makakapasok sa karenang langit. Yan. So sabi, sa pamamagitan ng tatlo na ito, kung hindi po natin nagawa na tayo magkaisa, mahirapan po tayo daw makapasok sa langit. Bakit nasabi po yan? Ay ang ating Panginoon si Kristo nga, sinasabi, love one another, love your neighbors. So kung itong tatlo ay hindi po nagawa na magkaisa, magkasundo, mas mahirap po yon. So sabi nga daw po ay meron po tayong tinatawag na 12 klaseng ugali ng tao. So kung yung dalawa na lang na kasama mo sa Trinity ay hindi po natin magawa na magkasundo o magkaisa, so paano po yung iba pang klaseng ugali ng tao? So pinaka-basic po yan. At least dapat sa tatlo magawa po natin na tayo ay magkaisa o magawa nyo po magkasundo. Napakahalaga po sa tatlong individual o tatlong magkakapitbahay, no? Ang ideolohiya o konsepto ng pagkakaisa ay nagsisimula sa isang Trinity, no? Nagsisimula sa isang Trinity kung paano magkaisa, malayo na makapasok sa karanang langit, hindi nila nakikita ito. So dapat makita yung pagkakaisa sa isang sa tatlong Trinity. So ang lugar kung saan naninirahan at gumagawa ang Diyos. Kapag ang dalawa o tatlong tao ay nagdarasal ng sama-sama, ang Diyos ay maaring tumira at makisama sa kanila. Kaya napakahalaga. Kaya nga sabi daw na ang purpose ng tatlo nito ay magkaisa kayo at magsama-sama magdarasal. Kasi meron pong power pag mas marami. Kaya nga sabi kung saan ang isa o dalawa na nagsasama sa pangalan ng Diyos, ang presensya po ng Diyos ay laging nandiyan. No? Kaya ang tatlo na ito ay nagdadamayan na ang purpose nito, na ang napakahalaga po sa buhay ng tao na kung saan meron po tayo maging malapit ba sa atin o mapagkakatiwalaan natin. Napakahirap po sa isang tao na kung tayo po ay may mga suliranin o mga may problema na wala tayong mabigyan ng buntong hininga, masira ng ating problema. So kaya dapat po tayo, meron tayong tinatawag na kumbaga ay best friend. So itong Trinity, more than best friend po ito, parang kayo ay maging parang totoo at tunay na magkakapatid. Nagdadamayan, nagtutulungan. Ganito po kahalaga ang pagbuo ng isang Trinity. Kaya nga ito nasasa din sa Matthew 18 verse 20, sapagkat kung saan nagkatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ako ay nasa gitna nila. No, na kung saan, kung ang isang kaibigan, kakagrupo mo sa Trinity,
may suliranin problema, tatlo po kayo na magpe-pray. Iba yung ikaw lang ang nagpe-pray kaysa mas marami ang nagpe-pray sa iyo, no? So magsi-share ng problema, no? Isi-share mo yung problema rin sa iba, and then parehas kayo na magdarasal sa isa't isa. Kaya napakahalaga po ito. Kaya dapat nga talaga magkaroon tayo ng tinatawag na maging malapit sa atin o maging kalapit, no? Kaya iyon ang gusto na mangyari nitong tinatawag na Trinity, no? Ang Trinity ay ang pagpapatakbo at pagkakaisa, no? Kung ang tatlong tao ay magaganda at pagkakaisa at nakakaubaya sa set isa, ang mga tao sa kanilang paligid ay mainggit sa kanila. Pagkatapos, ang kalooban ng Diyos ay natural na magpaparami. Kahit na hindi sila tinutulungan ng Diyos, ang mga resulta ng kabutihan ay kusang lalabas mula sa kanilang pundasyon. So pag makita po ng tao, so ito yung tinatawag na magkakaroon po ng effect sa tao. Wow, ang ganda-ganda naman ng samahan ng tatlo na yan. Sumainggan nyo din sila na sumali sa atin. Wow, grabe naman ang pagkakaibigan nila. Grabe naman ang pagtutulungan nila. So napakahalaga po na mangyari ito, no? Kung ito po ay makita sa mga ating mga kapitbahay, so ito po yung pinaka-normal na mawiwitnessan po natin yung tao. Kaya nga dapat, no? Kaya nga dapat sa pagsali po natin, kagaya niyan, pagsali sa Interfaith Peace Blessing, makita nila na naging masaya kayo. Marami ang nagbabago sa inyo. At makikita nila na mayroong tinatawag na pagtutulungan. So makikita po ng kapitbahay, makikita po ng ibang mga tao na parang ang ganda-ganda ng samahan, parang ang ganda dyan ang samahan sa organization ito. Organization kanilang sinalahan. Kaya napakaganda po na makabuo talaga tayo ng Trinity. No? So, ito po yung mga salita o sabi ni Mother Moon. So ang pagkakaisa ng mundo ay isang malaking gawain. Ngunit nagsasimula ito sa isang maliit na antas. Ang maliit na antas na ito ay Trinity. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong sistema ng Trinity. Imagine, ang mission po ni Mother at Father Moon ay mapagkaisa ang lahat ng tao sa buong mundo. Hindi po ito ganun kadali. Hindi ito simpleng gawain. Kaya kinakailangan niya yung mga blessed family na tayo po ay sama-sama at tulong-tulong. Na sa pamamagitan ng pagbubuo natin ng Trinity, mag-expand. So padami ng padami. So kailangan tayo po ay magpadami. Yung Trinity na ito, so mag-expand. Kapag ang tatlong taong ito ay di makasaril nagkakaisa, sa gitna ng kanilang sarili, ang isang ganap na pagkakaisa ay mabubuo. Ito ang simula ng pagkakaisa ng mundo. Kaya kung papansinin mo, para maging matatag ang isang bansa, maging mano, sa pamamagitan po ng ganitong sistema. So kung kaya nga sabi na kung halimbawa sa tatlong ito, so makita yung magandang simulain ng tatlo na ito tapos mag-expand, mapapabilis po, mapapadali po yung pagiging isang maayos na komunidad, maayos na barangay o maayos na bansa. So ganun po. So hindi po ito kaya ni Father Moon at Mother Moon. So kailangan po tayo ay magpa-participate, no? So kailangan mong lumakad pasulong na may formasyon na Trinity Team. Ang Diyos ay ayaw niya na gumagalaw ka na nag-iisa. Kaya mas maganda na tayo talaga ay may ka-team. Mas mataas ang pagkakataon na magkamali kapag nag-iisa ka sa ginagawa mo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo ang iba mong samang diskarte. No, mas maganda po, kalimitan daw ang tao ay nagpe-fail dahil sa sarili nilang desisyon. Mas maganda no, meron po tayong nagkakaroon ng sharing ng ideas. Itong Trinity Team din, kung ikukumpara sa pamilya, ito yung husband and wife at saka anak. No, dapat ang pag-ibig, ang paggagawa po ng desisyon, hindi lang ang isang nakakaalam. Dapat isa sang guni. So malay mo yung na isang guni mo, mayroon palang mas magandang suggestion na something na mas makakatulong. So kaya mas maganda po nagtutulungan. So sa grupo din, nagsishare ng ideas. Kaya minsan kung may problema tayo, halimbawa kung sample na lang, kung
para makuhaan din natin ng iba't ibang opinion yung ating kasama, no? Mayroong tinatawag na second opinion. Minsan nagde-decide lang tayo ng sa ating sarili, no? Hindi pala natin alam na yung ating kakilala o kasama natin sa grupo mayroong ganung karanasan, so baka kapagbigay siya ng advice, mas ganito ang mas maganda mong gawin kasi nagawa ko na yan. So parang mas maganda pag nagsishare ng ideas. So kalimitan nga daw, mas nagkakamali ang tao pag siya lang ay nagdidesisyon ng kanyang sarili. Kaya dapat nagtutulungan. So ano ang Trinity Team? No? Ano yung Trinity Team? Ang Trinity Team ay isang engine na tumutulong upang buo ng makadiyos na bansa. Yung training center para sa pagsasanay ng tunay na pamilya. Ito rin yung tinatawag na training para makaranas ng tunay na pamilya, lugar kung saan nabubuo ang HTM. So, ang isang Trinity Team ay ito isang kapamaraanan para mapabilis, no? Kaya nga engine, no? Makatulong para mapabilis yung pagbuo ng tinatawag na makabansa o makadiyos na bansa. Madaling mag-expand. So, kaya hindi po ganun kadali, kasimple, na ang pagtatag ng isang kaharian ng Diyos ay isang iglap lang po. Wino-work out yan. Ginagawa po yan. Kaya sa pamamagitan po ng pagbubuo ng mga Trinity Team hanggang sa dumami, so ito po yung kapamaraan para mapabilis na makapag-establish tayo o makapagtaguyod tayo ng tinatawag na modelong barangay, modelong syudad, at hanggang sa makabuo ng tinatawag na makabudyos na bansa. So yung training center para sa pagsasanay ng tunay na pamilya, no, kung saan dapat ay ma-practice natin kung paano ang bawat isa ay makapag-establish din ng isang ulirang pamilya. Ito ring home group ay training center para makaranas ng tunay na pamilya. So maramdaman yung pagkakaisa natin bilang pamilya, kaya nang tutulungan, nagdadamayan na ang pagsasama dapat ng Trinity ay parang kayo ay tunay na mga magkakapatid. So dapat ang magkakapatid ay nagtutulungan, nagdadamayan. So kaya kung halimbawa, minsan kung sino yung sa kagrupo ninyo, kung sino yung may tinatawag na nakaluwag-luwag, so dapat ay nagtutulungan. So tulungan na po natin yung ating kagrupo, no? Para dumating ang time na tayo din ay nangailangan ng tulong, tayo naman ay matulungan, no? So yun po ang purpose ng home group, training center. So ang home group din ay isang lugar kung saan mabubuo ang HTM na magmumultiply sa atin, na tayo din ay magiging isa sa mga HTM. Pag naintindihan na unawaan, no, sa Trinity Team kung ano yung mission at responsibility, kasi yan din po yung gusto na mangyari sa atin, yung HTM. So ano po itong sinasabing HTM? Ito po yung tinatawag na Heavenly Tribal Messiah, no? Na dapat tayo ay maging isang tribal Messiah. Ang Panginoong Jesucristo po, siya yung tinatawag na Messiah ng sangkatauhan. Imagine, sa pamamagitan ni Jesucristo, napalaganap ang Christianity. Sabi ni Jesucristo, sabi niya, be Christ-like, maging kagayo daw tayo ni Kristo. Ano ang mission ni Kristo? Siya po yung Messiah. So tayo, at least, dapat din daw tayo maging Messiah, at least doon sa tribe. Kaya nga yung tinatawag na Heavenly Tribal Messiah, at least mayroon po silang tinataker na 430 na blessed family. Ewan ko lang kung doon sa tinataker natin na 430 na blessed family, siguro doon natin makikita yung sinasabing mayroong 12 klaseng ugali ng tao. Actually, iba-iba talagang ugali ng tao. So dapat ma-master natin. Iba yung pakikisama mo kay Ate Josie, iba yung ipakisama mo kay Ate Edita, iba yung ipakisama mo kay Jennifer, kay Michelle. Kasi ang bawat tao ay magkakaiba ng ugali. So dapat ma-master natin. So paano, kaya kailangan mong makasama yan. Palagi mong makausap yan. So kaya nga minsan, ang mga mag-asawa, minsan ay may nasasabi na ngayon ko lang nalaman, ganun ka pala. Minsan doon natin nakikilala ng lubusan ng asawa natin pag kayo din ay magkasama na. Sa kayo sa mga grupo, pag kasama mo, lagi-lagi mo magkasama, doon mo madidiscover, doon mo malalaman kung ano talaga yung kanyang tunay na ugali. So dapat matuto tayo na pakisamahan kung anong ugali meron siya, kung paano tayo makapag-adjust. Kaya nga sabi, dahil sa tayo ay
sa pagkakaiba ng ating ugali. So palawakin ang home group tulad ng cell devotion. So kung sa inyo, so natutunan nyo, so dapat kayo din na, sa Trinity nyo mag-expand. Sa Trinity, meron siyang tinatawag na Trinity leaders. So darating ang time na kayong tatlo din, meron din kayong iti-take care na higta-tatlo. So ibig sabihin, mag-expand po yan. So ano ang adhikain? No, ano ang adhikain ng isang home group? Ang adhikain ng home group ay adhikain rin ng ating tunay na magulang. At siya rin ang adhikain ng ating Diyos Ama na nasa langit. Ang adhikain na ito ay para maging ganap ang tatlong pagpapala. Ano itong tatlong pagpapala? Una, ito ang pagiging makadiyos na tao sa pamamagitan ng pagkakaisa ng isipan at gawain sentro sa tunay na pagmamahal ng Diyos. At ang pangalawa, ito po yung diniscuss natin sa una nating module. So ang pangalawa ay ang maging makadiyos na magulang sa pamamagitan ng mabuting pagsasama ng mag-asawa ng lalaki at babae na makabuo ng mabuting anak, mabuting susudad, mabuting bansa at mapayapang mundo. Ito yung nais ng Diyos na sana nga maitaguyod ang kanyang kaharian dito sa lupa maging sa langit. Yung pangatlo ay ang maging makakalikasan na sa pamamagitan ng mabubuting tao at pakikitungo niya sa kanyang kapaligiran upang magkaroon ng maayos, malinis at maunlad na kapaligiran. Ito ang sukdulang layunin, ang pagtayo ng makadiyos na bansa sa pamamagitan ng pagtataguyod ng tatlong pagpapala. So maitataguyod lang yung kaharian ng Diyos na nais niya sa pamamagitan daw ng pagtupad natin dito sa tinatawag na tatlong dakilang pagpapala. Yun kasi ang nawala eh. Simple lang. Ang problema ng ating unang ninuno, hindi nila nagampanan itong tatlong dakilang pagpapala. So isa rin po natin na responsibilidad na sa pagbuo ng home group ay paano natin pagtutulungan, paano natin nagtutulungan kayo na may apply itong tinatawag na tatlong dakilang pagpapala. No? So, ang misyon ng home group. No? Ano ang misyon ng home group? Una, para po bumuo ng home group, ang tatlong tao o pamilya ay tumatayo bilang mga tunay na mga magulang. So tayo po ay tatayo na tinatawag na tunay na magulang. Ang ating unang ninuno na si Adan at Eva, hindi po nila nagawang tunay na magulang. So si father and mother moon na sila pong tumatayo na tunay na magulang, nais niya rin at gusto niya rin na mangyari na sana ang lahat ng mga blessed family ay maging tunay na mga magulang. Kaya nga dapat nating pag-aralan yung tinaturo ng mga makadiyos na tradisyon. Kaya tinalakay po natin, paano tayo magiging tunay na magulang? So dapat mayroong pattern. Susundin lang po natin kung ano yung mga tinuturo, yung nais ng isang tunay na magulang para maging kagaya po tayo. So si Father Mother Moon, sila po yung tunay na magulang. Ito rin yung ang nais niya sa atin. Para ng isang magulang, kung ikaw ay magulang, gusto mo yung anak mo magkaroon ng pamilya na maging kagaya mo rin. No? So mag-aruga para maging tunay na tagapagturo, no? So pangalawa ay maging tunay na tagapagturo sa mga tao na tumutulong para sa isa't isa at sa kanilang pamilya at sa ibang tao. Tayo po, bilang tunay na magulang, tayo rin ang tagapagturo. Kaya paano natin kaya mag-invite po tayo, tuturuan po natin sila, ipapakilala po natin. Marami pa pong hindi nakakakilala sa ating tunay na magulang. So dapat, turuan po natin sila na ipakilala natin sa kanila, sa tao, na nandirito po ang tunay na magulang na kung saan ang layunin ay mapagkaisa ang lahat ng tao. No, importante na tayo ay magturo. Magturo kung ano yung ating natutunan. Kaya nga dapat kaya nga ito pong tinatawag na HTM 10 modules. So ang goal po natin ay paano po natin din maibahagi, ma-share. Lalo na po kung halimbawa kung sino pa yung mga naka-join ng blessing na hindi pa po natin na reach out. So nung nalaman natin ito,
So, ah, maganda pala, kailangan kong ma-follow up yung kaibigan ko, yung kakilala ko, yung kapitbahay ko na hindi pa naka-attend nito. Para mas lubusan nila na maintindihan kung ano yung layunin ng Family Federation for World Peace. Kaya tayo po, matuto rin po tayo na mag-share, no, ng ating mga natutunan. Kasi hindi sa pa... Bakit po magulo daw yung mundo? Okay. Magulo ang mundo kasi ang mga marami daw gumagawa ng masama. So ang problema yan ay ang problema ay hindi dahil sa tao ay gumagawa ng masama. Ang problema daw dahil daw yung mga taong mga mabubuti wala din ginagawa. So kumbaga aktibo, nagpatuloy na patuloy na gumagawa ng masama yung mga taong masama. Wala kang magagawa sa kanila kasi masama nga sila eh. Ito ay problema daw ng mga taong mabubuti. Kasi itong mga mabubuti, wala din ginagawa. Dapat ang mga taong mabubuti, dapat sila ay magturo kung paano yung masama maging mabuti. Nakuha niyo po? Adyo? So yun po yung mission natin. Turuan po natin yung tao na maging mabuti. Masama nga sila eh. Kaya lang, ang tanong, ano bang ginagawa natin? Kaya dapat tayo ay maging tagapagturo. Turuan po natin sila, i-guide po natin sila para sila po ay maging mabuti. No? Pangatlo, maging tunay na nagmamay-ari, maging responsibilidad na tao o pamilya sa ibang tao. So maging tunay na magmamay-ari. So ibig sabihin, mag-take ownership po tayo. No? Dapat tayo, kasi iba po yung tinatawag na alipin o servant, so dapat po tayo ay magmay-ari. No? Tayo po ay mamahala, maging responsibilidad po tayo, no? So ito po yung tatlong estratehiya, no? Napakahalaga, tatlong estratehiya. Ano ang estratehiya ng isang home group o trinity para lalo pang paigting? O ito ay may sakatuparan at maging matagumpay. So ano yung mga estratehiya para daw mas mapaigting at may sakatuparan at maging matagumpay tayo sa ating mga gagawin. Ito ay batay sa katapatan ng bawat isa na bumubuo ng home group. Ang kanilang malinis na hangarin at pag-anyaya sa iba para sa iba pang pamilya upang maging bahagi ng Trinity home group. No, dapat maging maipakita kasi yung commitment ninyo sa isa't isa. Na bakit kailangan yung gagawin? Ito din kasi ay para sa inyo. Kailangan natin ng isa't isa para tayo ay matuto, no? So ang unang tatlo ay gumagawa ng Trinity team, ang home group na binubuo ng tatlong individual o tatlong pamilya na nagkakaisa sa mabuting layunin. Ang pangalawang tatlo, no? Ang pangalawang tatlo ay susundin ang landas na pagiging ganap ng tatlong mahalagang pagpapalaya upang malunasan ang ating nawalang relasyon ng tao sa Diyos, no? So paano mawala po yung ano natin, yung relasyon sa Diyos? So pagiging mapagmahal na tao sa kalikasan, no? Kailangan pong ito yung oras ng panahon ng boses sa loob natin. Ang tinig ng orihinal ng isip, ito ay isang oras na pakikipag-ugnayan, hindi lamang sa ating sarili. Okay. Okay, sorry na wala yung slides. Nawala yung slides. So ang pangatlo ay binubuo ng tatlong misyon ng home group. Ang maging totoong tunay ng mga magulang, hindi lang sa pamilya, kundi sa lahat ng maging totoong tagapagturo ng kabutihan at maging totoong magmamana na maging responsible ng tao sa pamilya. So, ano ang ibig sabihin ng Jongsong? So, importante po, kailangan po natin itong tinatawag na Jongsong. Ang katapatan para matinag o tulungan tayo ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng hundoke. So isa po sa tradisyon na itinuturo na tinalakay natin kahapon yung tinatawag na hundoke. Ito po ay napaka-importante
na dapat po nating gawin araw-araw, no? Yung tinatawag na hunduke. Sa pamagitan ng pagsama-sama ng pagbasa sa mabubuting aral upang malinis ang ating isipan at gawain sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Yung tatlo na magka-team o individual o mag-asawa, so magbabasa po sila ng salita ng Diyos. Meron po tayong tinatawag na 8 grade textbook. Mamili po tayo ng mga babasahin o mga talumpati, mga speeches po ni Father Moon. And then sabay-sabay po kayo na magbabasa. And then hahanapin niyo po doon. And then magbibigay po kayo doon ng mga reflection sa inyong nabasa. So ito yung oras kung saan maari nating bigyan ng spiritual na pagkain ang ating sarili. Oras kung saan ang isang pamilya ay bumuti. Oras din kung saan ang spiritual na mundo ay bumaba at makatulong sa atin. Napakalaking tulong po sa atin yung pagkakaroon ng unduke. Ito rin doon yung oras daw ng pagtuon sa boses sa loob natin, ang tinig ng orihinal na isip. So, ang hunduke o jongsong ay purification. Ito ay isang oras na ito po ay pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, pagbibigay ng time, no, sa Diyos. Sa bawat isa upang malinis ang ating sarili at mag-alis ng masama sa pamamagitan ng salita ng tunay na magulang sa ating pagmumuni-muni. So kaya nga yung sinasabi mag-refleksyon. So ano yung masasabi mo doon sa binasa, magkaroon kayo ng realization. So kumbaga nalilinis, no? Nalilinis yung ating mga kasalanan, yung mga impurities sa heart at mind po natin ay na-purify through hunduke. Kaya napakalaga po ito na maging kasanayan o tradisyon ng mga blessed family. So yung pagbuo ng relasyon. So ang jongsong ay para sa paglilinis bilang pundasyon ng pananampalataya upang makabuo at makakumpleto sa pagsasanay ng pundasyon ng relasyon sa ibang tao, no? So kaya nga sa pamamagitan dito, so mapagpapatibay, mapapaganda po natin yung ating relasyon din sa ibang tao. So imbitasyon at resulta, ito po ay napakahalaga. Ito yung salita ni True Parents. Ito po ay mga kapaparaanan kung paano po natin gagawin yung tinatawag na home group. So ito kung saan doon sa binasa, no? So upang makatanggap ng magandang kapalaran, kailangan mong tratuhin ang mga bisita na may mahusay na pangangalaga. Tama, no? Kailangan, no? Sa pagbuo nyo po ng home group, so kaya nga pag binubuo yung home group, actually, pag face-to-face po, ito po ay dinidemo namin. So dapat, sa kung tatlo kayo, dapat nga, meron dapat na isang bakanting upuan, na kung saan ang isang bakanting upuan yan ay para sa tinatawag na VIP. No, kung saan dapat ay, or else meron kay isusulat nyo kung sino yung mga prospect na dapat ninyong iimbitahan. No? Ang mabuting pamilya na ito ay maaaring magkatanggap ng magandang kapalaran. No, sa pamamagitan, lalo na kung tayo po ay mayroon po tayo na mga invited, so dapat ma-feel nila, magkaroon ng invite. Wow, parang na-feel blessed ako sa grupong ito. No? Doon sa pagkakaroon niya ng home group, sa pagkaroon niya ng hundok reading, and then maririnig yung reflection, so mabibless po yung ating mga invited. So gayunpaman, ang isang pamilya na pupot sa mga bisita ay tanggap ng kasawian. Kaya nga dapat, kung mga invited po tayo, dapat maipadama natin yung pagmamahal, pag-ibig ng Diyos, no, para ma-witnessan po natin yung ating mga invited. So ito po yung pagpapalawak, no? Pagpapalawak at paghahati. Ano po ang ibig sabihin nitong pagpapalawak o paghahati? So ito po, kung titingnan po nito, so ano po yung nakikita nyo rito? So sinabi, pag tinanong, ano po yung nakikita nila? Ang sabi nila, puno daw ng mansanas daw. Ano ang bunga niya? Mansanas. So kung titingnan po dito, so pagpapalawak, paggawa ng namumuno, dapat ipakita ang resulta ng proseso, maging mansanas na pangkat ng mansanas. So yung mansa, pag tinanong ano yung ano ang nakikita ng bunga, sabi daw nila ang sagot karamihan ay mansanas. So ang sagot po dito ay
puno ng mansanas na may maraming bunga. So kasi yung tinatawag na pagpaparami. So dapat makita po yung resulta. So sa grupo ng Trinity, so dapat tayo po ay mag-expand. Yung sinasabi nga na sa ito yung tinatawag na sa mga Christian na organization, tinatawag na cell group, mula sa atin sa so para po tayo ay dumami, no? Cell division. So dumami ng dumami. So paano may sagawa ang home group? Ito po, mayroon pong apat na kaparaanan kung paano ginagawa o tumatakbo yung home group. Kung halimbawa, may Trinity na kayo at paano nyo gagawin yung sinasabing home group. Ito po ay nakapaloob sa apat na words na W. Four W's. Itong tinatawag, welcoming, worship, words, at work. So dito, sa welcoming, so actually, sinabi ko nga kanina, ito po ay maganda pag face-to-face kasi ito po ay nagagawa nila ng actual at mayroong nag-guide sa kanila. So, 10 minutes, kaya hindi po ito matagalan. Actually, mga isang oras, 40 minutes nga lang ito. O hindi pa, at least pinakamatagal na isinasagawa itong home group ay at least mga isang oras. So, una, welcoming. So, siyempre, mag-introduce, ipakilala nyo ang isa't isa, lalo na po kung may bagong invited. Gawing banal ang kapaligiran kaya magagawa ang lahat na maging nagkaisa at tumuon sa pagtitipon. Magkamustahan sa isa't isa. So lalo na kung may mga i-introduce na mga bagong mga bisita. Mga aktibidad na ito na dapat gawin upang maitatag ang pagpapalagayang loob, pagkakaisa at ibahagi ang puso. Ito ang magandang simula ng pagbabahagi ng mga pag-uusap. So kung ito po ay tuloy-tuloy nyo na po nagagawa at laging nag-home group na kayo, time will come. Doon mo na makikita na naging malapit kayo sa isa't isa, malalaman mo na lang pala siya ay nag-share ng problema sa'yo. Ang mga tao, hindi naman basta-basta kaya mag-share sila ng mga problema. So ang tao ay nag-share lang ng problema kung ito ay mayroon ng tiwala o naging kalapit-loob niya na. Kaya sa pamamagitan po nito na laging yung ginagawa, so magiging malapit na siya, makukuha niyo yung tiwala sa isa't isa, malalaman mo na lang sa home group ninyo, mag-share ng problema ng anak o kung problema ng asawa. So kasi magkakalagayan na kayo ng loob. Yun po. Eh napakahalaga yung pagkakakilala. Doon nyo rin makikilala yung isa't isa. Minsan malalaman mo na parehas pala kayo ng kwento ng buhay. Parehas pala kayo ng pinagdaan ng buhay. So mas magiging makaka-relate ka sa tao lalo na kung parehas kayo ng pinagdadaan ng buhay. Yan. Kaya napaka-importante yung pagpapakilala nyo sa isa't isa. So yung pangalawa, ito yung worship. So ginagawa ito po, no, yung sinasabi na pipili po kayo, no? Sa worship na ito, so para po maihanda nyo yung sarili, so para magkaroon ng tinatawag na heavenly atmosphere. So ito po, bago gawin ang worship upang gawin ang spiritual na kondisyon at kalagayan ng puso. So kung meron pong tinatawag na Trinity leader o namumuno, na kung saan bago umpisa nito marinig ang lahat ng tinig ng mga Diyos na magulang. So mas mainam na magkaroon ng pangunahing mang-aawit. Kung halimbawa, kung pwede kayong magsabay-sabay na umawit o kumanta, kung Christian song man yan o kung ano sa... Kung sa mga Bliss Family, mayroon kasing tinatawag na holy song. So kung wala naman, kung mayroong mga alam kayo na kanta na pareho ninyong alam, pwede yung kantahin sa pag-umpisa. Halimbawa, Diyos ay pag-ibig o pananagutan. Any song. Ang purpose lang po nito para magkaroon po ng heavenly atmosphere o heavenly surrounding sa inyo. No? Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pananalita at maikling mensahe sa pagitan, pumili ng isang kanta. Kung wala naman talaga, pumili ng isang kanta na pamilyar sa lahat kaya maaari nilang pakiramdaman ang lahat na sandali. Ito ay mabuti maghanda kung wala naman CD player o MP3 upang magpatugtog ng matapat na musika. So pwede rin po sa cellphone o sa ano na magpili, no, ng mga maka-Diyos na awitin o Christian song, no? So ito lang po, pang 10 minutes yan. So yung words magbigay ng 30 minuto ng hundok eh. So sa hundoke, ito'y oras ng pagtitipon, panahon na nagbabahagi ng mga paksa ng pagtitipon mula sa salita ng tunay ng mga magulang at oras ng paghihikayat sa isa't isa. Ang bawat tao ay dapat makaramdam
at maranasan ang puso ng pagmamahal. Ito ay naghihikayat at nagbibigay ng papuri sa bawat isa. Sa halip na paghusga sa bawat isa, kailangan mong magkaroon ng isang saluubin ng isang mag-aaral at mabahagi ng katugunan sa mga pagkilos ng buhay. Mahalagang gawin itong komportable. Gayon din, mahalagang itago ang lihim mula sa pagtitipon na ito. Kapag ang pagtitipon na ito umabot sa kasugnan, magkakaroon ng oras na panalangin at tapusin ang pagtitipon. So dito, sabi ko nga, pag halimbawa naging kalagay ng loob, tapos ay nagbigay ng refleksyon, makikita mo na lang na minsan may mga mag-share ng problema. So kung anuman daw po yung mga nasi-share ng mga problema, dapat doon lang sa loob. Hindi nyo i-share sa labas. No, baka mamay i-chismis. May dahil nga pinagkatiwalaan ka, may problema na i-share sa iyo, hindi na dapat ito makalabas doon sa grupo ninyo. No, kayo-kayo lang, no? No, kayo-kayo lang ang nakakaalam. And then tapos dito rin sa pag-share ng ano ng God's word, so hindi ito yung time na mangangaral o magtuturo. So mostly lalo na yung tinatawag na Trinity leaders, ang purpose nito, ito yung oras na makinig, pakinggan kung ano yung pagkaintindi nila sa nabasa, and then paano nila i-relate ito sa buhay nila, no? Kaya kalimbawa, kung makita silang mga tinatawag na keywords, and then yung keywords nila na apply nila sa buhay nila, so kaya ito ay more on listening, no? Kaya makikinig. Kaya nga bawat isa ay magbibigay sila ng tinatawag na keywords doon sa ginagawa. Yun po yung ginagawa kanina, ginagawa din sa evening devotion. Kaya lang, hindi na po ini-explain ng isa-isa yung mga keywords. Kasi imagine kung lahat naman ay magbibigay ng reflection sa kanilang keywords, hindi na matagal matapos. So, pero sa home group, yun po ang ginagawa. Magbigay sila ng keywords doon sa kanilang binasa sa hondoke, and then i-explain po nila bakit yun po ang napili nila na keywords. Yun. So yung pang-apat, yung tinatawag na works, ito ang pangunahing bahagi ng pagtitipon para sa home group. So kumbaga ito yung conclusion na, papasok sa conclusion. Sa oras na ang mga pagkalatang miyembro ay pag-usapan kung anong gagawin nila sa pagsasanay para sa darating na linggo. Kaya actually, ito po ay laging ginagawa that time sa Commonwealth kung saan nagsasalitan. Halimbawa, uy, sa bahay muna ni na Wally and Josephine Giselle. Tapos next Sunday, sa kaisibang bahay naman. So sila naman ang sponsor, sila nagpapamirinda. So mas lalo sila nagiging malapit sa isa't isa. No? Palipat-lipat sila, kumbaga sa isang bahay, talipat. No? Yun po ginagawa nila. Planning. So kailan natin ito gagawin? No? So ano pa yung dapat magpag-usapan para mas maging maganda yung kanilang takbo ng home group, no? So, o pag-imbita. So ito po yung ginagawa kalimitan dito. So ang home group ay tumutulong sa Heavenly Tribal Messiah para bumuo at lumawak pa sa home group upang maabot ang bisyon. Kasi kagaya nga po doon sa mga HTM, no? 430 po 'yan. Hindi lahat po ay kaya na isa-isahin, na bisitahin ng mga tinatawag na tribal leaders o yung BHTM. Kaya ang ginagawa, so bumubuo po ng tinatawag na at least 43 dapat na grupo na mayroong tigtatatlo hanggang sa magdami ng magdami po yan. No, sila lang po muna ang igagay. Kaya halimbawa, mayroon pong tinatawag na Trinity Leader. Yung Trinity Leaders na yon, ang goal ng Trinity Leaders, dapat yung member niya maging leader din sila. Dapat mayroon din po silang tatlo para mag-expand, para dumami. No? Hindi ka po ano, dapat ay hanggang sa dumami ng dumami. Yung mga bago, magiging, ang goal nila magiging Trinity Leaders din. Bilang karagdagan, ito ay upang magtatag ng mga estratehiya para sa Jongsong, relasyon at imbitasyon at palanuhin kung paano pamahalaan ang Trinity Team. So ito po, mag-usap-usap, parang conclusion nyo na yan kung matapos na po yung words. So ito yung conclusion. Sa ang conclusion na iminungkahi na mag-alay ng panalangin. Kung halimbawa, mayroon po kayong invited. No? And then dahil doon sa inyong pagpupulong o pagsisharean sa isa't isa, may narinig ka pala, may nag-open pala ng problema,
no, isasali po natin sa panalangin. And then kung mayroon po kayong prospect na dapat imbitahin sa susunod, kaya nga nila, imi-mention po yung pangalan nila na para po nasama sa prayer para po yung spiritual mag-work sa kanila na para po mag-respond sa ating pag-imbita. So kaya nga ito, mag-alay ng panalangin para sa miyembro at VIP. Lalo na kung mayroon po kayong mga invited. So dapat VIP, ibig sabihin ito yung mga bago na in-invite. No? At mag-alok ng panalangin para sa matagumpay na pagkumpleto ng inyong gawaing misyon. Ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na dapat idagdag ay ang huling minuto ng pagbabahagi ng puso at pagmamahal. So iminumunungkahi na gawin ang mga panalangin ng pares at ibahagi sa puso ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagyakap sa bawat isa para sa isang sandali. Kaya kung ginagawa itong home group, so grupo ng mga babae, kaya nga doon sa Commonwealth Center, may mga trinity ang mga babae, mayroong trinity ang lalaki. Kasi para maging malapit kayo sa isa, kasi pagkatapos ng kanilang meeting, so nagyayakapan. Ay, hindi naman pwedeng magyakapan ang lalaki at babae, maliban kung mag-asawa. Kaya ginugrupo namin, babae sa babae, lalaki sa lalaki. No? Kung halimbawa mag-asawa naman, so ang magyayakapan yung lalaki, yung magyayakapan mga babae. No? So kaya sa pamamagitan po nyo, laging parang nagiging malapit sila sa isa, nagiging close sila sa isa't isa. No? Kaya dito po tumatakbo yung home group. So ito po, huwag po natin kalilimutan kung paano tumatakbo ang home group. Ito yung apat na W, nagmumula sa mga salita na welcome, pagpapakilala, worship, words at works. So kaya maganda po itong kaugalian o tradisyon natin sa ating mga tribe o sa ating barangay. Kaya dapat ang bawat isa sa atin, mayroon na po tayong pipiliin o piliin na nating maging kagrupo. So at least, kaya naialala ko doon sa mga blessing candidate o bago na match, na sana nga bago kayo mag-start ng family, ma-match, at least meron kayong tinatawag na spiritual, three spiritual children. So dito din, dapat meron po tayong tatlo na kayo ay parang maging ka-trinity ninyo. Okay, so yun lang po. So thank you very much. I hope na may apply natin o ma-practice po natin ito para po makatulong din sa atin para po mas maging malapit po tayo, mapalapit tayo sa Diyos, ma-practice natin yung sinasabing pag-ibig at pagmamahal natin sa kapwa. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming po salamat, Pastor Ernesto Inano, sa napakagandang sahay. So, ito, yung topic po natin ay maligayang buhay, maligayang pamilya para sa pagkakataon at kapayapaan ninyo. Or ano yung home group? So, any question po or clarification? So kung wala po, ay tatawag po ako na magre-reflect. Kung ako pong tatawagin, si hello po, good evening po. Kay Nanay Edita. Magandang gabi po. Good evening. Magandang gabi rin po. Napakaganda ang topic natin ngayon patungkol sa Trinity. Actually, kung ang isang trinity ay matibay, kung pagsamasamahin, ganun din po sa ating pananampalataya. Kaya po,
iminungkahi ni Father and Mother Moon ang Trinity para ang ating pananampalataya din ay ating it will grow. So sa experience namin actually kahit may pamilya na kami noon nung nag-umpisa ito kasi 2001 nag-umpisa itong Trinity na ito sa Hondoque. Pero yung Trinity namin in the 1989 after the blessing. So iba itong Trinity natin mula nung 2001 dahil ito may kaakibat na pagbasa ng God's words, ng Father's words. So dito sa Hondoque actually habang binabasa natin sa experience ko lang po ah, kung ako lang ang mag-intindi sa binabasa ko, kulang. Pero kung meron akong kasama, katulad ng grupo, isa, dalawa, kung ano yung may share ko, maka matuto ang iba. Kung ano ang may share din ng iba, matututo din ako. So, the more, the better. Kaya, ang actually, kung ako lang mag-intindi sa God's words, mahirap intindihin. Pero kung pagsamasamahin natin yung, kasi magbase sa experience natin sa ating pananampalataya, maaring na-experience mo yung topic na hindi ko na-experience, kaya ganun, sa pamamagitan ng pagbasa ng salita ng Diyos, yung tatamaan tayo ba na makarelate, kumbaga, ah, ginawa ko yan noon, ah, ganun pala yun, yung ganun. So, kung mas marami tayo na makapag-share ng experience natin, paano natin mabago yung mga dating hindi magandang gawain through God's words, so, makikita natin talaga na may pagbabago sa ating buhay. So, actually, kahit na paulit-ulit natin basahin ang isang topic, yung one time na basahin mo, iba na kung may kasama ka. Kasi nga, mag-share kayo ng sariling idea. So, many times, kung nakaka-realize ako actually, ay parang na-purify ako talaga dahil sa reflection ng iba, nakaka-relate sila sa topic, samantalang ako hindi. So, by sharing, natututo ako sa iba, hindi lang galing dito sa God's words, kundi ma-relate bawat isa sa atin, especially sa Trinity, ang ating pananampalataya. Actually, mahirap intindihin ang God's words. So, kadalasan sa experience ko, kung hindi mo na-experience yung sinasabi ni Father doon sa topic, mahirap intindihin eh. Pero kung na-experience mo siya, makarelate ka. So, ang nangyayari sa group Trinity or group Hondoque, mas marami tayong matutunan kung merong pag-share na yung sabi nga na ano ang naiintindihan mo na mai-relate mo sa buhay mo. Diyan actually parang pag nagbabasa tayo, parang subo tayo ng subo. Pero yung reflection na, yun yung parang namnamin mo ang lasa ng kinakain mo. So, bale, ang pagbabasa ay hindi lang dapat basta mabasa mo, kundi we should have to read by heart and with yung talagang unawain. So, dahil nga ang ano, ang books na binabasa natin, minsan Tagalog, pero hindi natin basta maintindihan yung Tagalog,
yung English mas madaling intindihin niya, lalo na yung mga kabataan. So, oo, totoo yan. Kasi kung halimbawa, English yung binabasa, mas madaling intindihin para sa akin. Pero kung Tagalog, mahirap intindihin. So, itong nakakaintindi ng mas maganda doon sa Tagalog, mairelate niya ngayon ng mas maigi kaysa sa akin. Katulad ni Pastor Ernie, hindi ako gaanong bihasa sa Tagalog. So, mas naintindihan ko yung English, kaya more I can feel doon sa English. Si Pastor Ernie, more na nakaka-relate siya sa Tagalog kasi talagang ano eh, naintindihan niya yung kabuuan ng mga salita. So, yun, actually, reading God's Word together, it is like inaalis mo ang kasalanan ng kapwa mo din eh. Kasi through your experience, makaka-relate ang iba. Ako din, kung ano yung experience ko na hindi pala yung dapat na ginawa ko, tapos makarelate din kayo sa naintindihan ko. So, parang ako din, inaalis ko yung mga hindi magandang gawain ng mga kasama ko. So, yun lang po ang aking may share. Thank you. Marami pong salamat, Nanay Edita. So, ayan po, ayon kay Nanay Itita, yung group daw ay isang parang walis thinking na kung saan hindi mo siya pwedeng gamitin na ina. So, kailangan marami. And then, ayan po, kailangan para makarelate yung iba dun po sa ideya na kung saan. Ayan po, katulad sa pagdarasal, kailangan masama. And po, thank you so much po, Nanay Edita. So, yung next po pong tatawagin, welcome po natin from Bicol po, Sir Ariel Villaparte. Hello po, good evening po. Hello, good evening po. So, ayun po, baka mahila po yung signal. So, tawagin ko po si Tatay Manuel Mibora. Okay po. Magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Ang refleksyon ko po sa lecture ni Pastor, napakaganda po. Dahil sa pamamagitan po ng home group, may encourage natin ang bawat isa na magbigay ng kanya-kanyang nadarama sa buhay niya, kung anong mga experience niya. At higit sa lahat, yung home group, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa at pag-uunawaan sa bawat isa. Doon natin malalaman at madarama natin ang nadarama ng bawat isa. Kaya malaking bagay kung magkakaroon tayo ng home group kasi sa home group, meron po tayong Trinity. Yung Trinity yung po ang siyang magbibigay para mapalawak ang membro ng ano mga blessed couple at may encourage natin yung mga iba na sumama dahil tuwing magkakaroon tayo ng bahay-bahay na pupuntahan nakikita natin yung kung anong
pagkatao ng bawat isa at yung pamilya kung paano pagtanggap sa atin. Kaya malaking bagay po ang ano ang home group, lalo-lalo na sa akin, experience ko rin yan, dinanas ko yan. Talagang ma-express mo yung sarili mo. Kung ikaw mabibigay ng isang nararamdaman mo sa oras na mga gawain sa home group, halimbawa yung meron kayong isang bagay na pag-uusapan, magbibigay kayo ng kanya-kanyang panukala, ano bang masasabi mo sa araw na ito na napag-usapan natin, ang bawat isa magkakaroon ng refleksyon. Diyan mo makikita yung mga kapatid natin na kasama sa home group, talagang masaya at malungkot. Bakit? Kasi doon minsan yung mga nagbibigay ng refleksyon, talagang umiiyak kasi yung mga pangyayari sa buhay nila, naranasan nila. Kaya napaka ganda ng ano ng aralin natin ngayon dahil lahat ng mga kasama natin, magkakaroon tayo ng panatag sa kalooban natin at magkakaroon tayo ng pagtitiwala sa bawat isa. Yan lang po ang maibabahagi ko sa araw na ito. Maraming po salamat. Maraming salamat, Tata Manuel. Bukakan po na. Ayun po, ganda po na meron tayong kaya lang ba yun dahil isip ko. So, ayun na, i-create po na yung group po sa kasama namin yung mga speaking from home. Thank you so much po. Next ko pong tatawagin. Si, andyan po ba si Tatay Wanay? Good evening po, Nanay Joy. Yan na. Tatay Wanay. Ha? Nanay Josie, iwan po natin si Nanay Josie. Ako? Magandang gabi sa ating lahat. Yun. Yung ating alay home group. Pero sa atin talaga, napaka ano ang... Wala. Wala. Ang home group kasi talaga, ito yung isang responsibilidad na ibinigay sa atin to mother na palaganapin natin na para mabuo ang isang samahan dito sa atin na nagkakasama na ano. Yun, yun yung ginagawa namin, kagaya ng sinabi ni Manuel, yun yung ginagawa namin na nagbabahay-bahay kami dati. Tapos noon, kahit bawat isa, halimbawa ngayong araw, may ano yun, sa isang linggo, talagang may naka-schedule na bawat isa sa amin. Kung kanino kaming bahay pupunta, yun yung ginagawa namin para maano namin yung mga tao, mga member namin na malaman namin kung ano yung kalagayan nila. Doon namin nalalaman yung mga problema nila sa ginagawa namin home group. Kaya ang bawat isa ay doon nagbibigay sila ng reflection nila para malaman kung ano yung kalagayan nila. Para nalalaman namin yung mga problema nila, kung ano yung anong nangyayari sa kanila. Kaya yun yung isa sa ano natin na mission natin talaga na mag ano tayo ng binigay nito mother nito parents na gawin natin na tayo ay tumayo natin sa sarili natin, tayo ay parang isang tunay na magulang. Kaya yun yung responsibilidad natin, talagang binibigay natin yung ano natin sa mga kasamahan natin para sila ay magabayan din natin at matulungan natin sila kung paano natin magawa yung ginagawa nating Trinity, yung home group natin,
kasi doon natin talaga pinapadama sa kanila kung ano yung tunay nating pagmamahal sa kanila, yung binigay sa atin ng tunay nating magulang, ibahagi din natin sa kanila para ito ay maunawaan nila yung mga katagang, yung mga mensahe ng mga binibigay natin sa kanila. Kaya yung iba talaga na naiintindihan nila, kaya inaano nila talaga yung kanilang problema. Kaya sa ganung paraan, talaga dito natin talaga lubos na nalalaman kung ano yung kalagayan ng ating mundo sa atin. Kaya ito yung ano natin talaga na mapalaganap natin talaga yung pagkakaisa nating mga best family. Kaya kailangan natin talaga na magparami tayo ng magparami, gawin natin talaga yung bawat isa na kung ano yung maituro natin na maganda, dapat natin suklian din natin ng maganda para yung mga taong natuturuan natin masumunod din sa atin na makapag-invite, may turo din nila sa bawat sa iba. Kaya yun yung pinaka ano natin, ito yung pinakabuot ng ano natin talaga na magkaisa tayong mga blessed family o mga tao matulungan natin para yung ano natin ay maging maligaya yung buhay nila at maging maayos yung pamilya nila. Yun lang po. Yun lang po yung message ko. Marami pong salamat, Nanay Josie, Giselle. Palakpakan po natin si Nanay. So, maraming salamat po sa lahat po na nag-join ngayong gabi sa mga blessed family po. Thank you so much po, Nanay Evita, Cipriano, kay Ma'am Evelyn Brosola, Tatay Manuel, kay Sir Ariel po. Thank you so much at kay Pastor Ernesto po. Maraming salamat po. So, mag-picture po muna tayo. And you so, ayan po, mag-heart-heart po tayo. Open ang camera. Okay na po ba, Ate Jen? Si Nanay. So, okay na po. Okay, heart-heart. Hello, Sister Rigi. Okay, next. Next po, Hebaragi Sinang. Okay, next po, Vision 2027, sorry. Okay, Sogni. Okay, thank you so much po sa lahat. So, ayan po. Thank you rin po kay Sir Reggie. Thank you, Ate Jen. Master Ernie! Up! So, announcement po pala. So, second batch. Magin po kayo bukas po sa ating blessed family service. 6 p.m. po yun. Kasi po, mabigay ng service. Kaya, pag-in po kayo. Doon po sa mga nakapag-join ng first batch at saka second batch po. Yun lamang po. So, any announcement po, Pastor? Wala na. So, close natin sa prayer. Okay po. Sing prayer na tayo. Naanihan ko po si Pastor. Okay, so tayo manalangin. Mahal naming magulang sa langit, sa aming tunay na magulang ng sangkatauhan, kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga blessed family na patuloy na sumusubaybay, nakikinig dito sa aming HTM module, na kung saan sana po ay mas lubusan po naming maunawaan ang aming mga responsibilidad na inaatan mo sa amin.
At paano po namin mailapit ng lubusan ang aming sarili. Dalangin ko po na sana po ay patuloy niyo pong patnubayan at gabayan at bigyan ng kalakasan ng pangangatawan ang lahat ng mga blessed family, blessed member. Sana po ang bawat isa sa amin ay magsama-sama, tulong-tulong na sana ay maibsan ang inyong kalungkutan sa paggawa ng kabutihan. Kuwa po ay malinis ang aming sarili sa patuloy na pagpapakinig namin ng mga mensahe na ibinabaga sa amin, lalo-lalo na din sa evening devotion na kung saan ay mas lubusan naming naunawaan ang inyong tunay na kalagayan. Dalangin ko po na sana ang lahat ng mga blessed family ay patuloy niyo po silang gamitin na maging modelo sa kanilang barangay upang mapalaganap itong blessing na tinanggap din namin sa aming tunay na magulang. So anuman ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, sana po kami ay inyong mapatawad at bigyan ng pagkakataon na maituwid namin, maitama namin ang lahat ng aming kamalian. So marami pong salamat. Sana po anuman ang pagsubok na dumating sa amin, sana po ay mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga sularin ito. Sapagkat kung ikukumpara namin ito sa inyo, ito po yung napakalitin. Salamat. So sana po ang tunay na pag-ibig ang mag-iral sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng papuri po sa salamat, nais po namin ibalik sa inyo. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa aming pangalan, Ernesto Ancacho Comorilano. Bless Central Party. Adieu. Adieu. Marami pong salamat, Ernesto. Thank you so much po sa lahat po na nag-join ngayon na mga blessed family. Thank you po, Nanay Jo. Maglit lang, ano, J, Mitch. J! Ay! So, yung ano ha, yung, ano yon? Yung sa ancestors, ano nyo ko, mag-apply na kayo ng certificate, okay? Mag-request okay, Pastor Ernie. Okay. Eh, ano muna para ma-ano na yung pag yung certificate ng accomplishment na na-complete na yung 430 nyo para ma-ready na. Tapos mag-create ka na ng ano kasi nakikita ko naman gabi-gabi nagpa-participate ka, nag-join ka sa home group, sa each day module, at saka sa evening devotion. Ang pinaka-importante na magkaroon ng attendance yung ating sa HTM. Sa HTM mo. Kaya dapat ay maggawa ka na ng group chat ba ng mga messenger. Ilagay mo doon tapos ipasa mo doon para ma-monitor. Okay. Kasi kailangan talaga yun. So isa sa pinaka-requirements yun na maging kami ngayon at ang mga regional leader din ay naghabol kagaya doon sa merong national condition na hanggang June 4 dapat ma-complete namin yung aming 43 na talagang maging regular. No, so umpisahan mo na ha, na gawan mo yung ano para ano? Oo, sige. Kuya Jose, kamusta? Ang gwapo mo. Okay, Mitch. Mga thank unta. You po. Thank you very much. Salamat po sila. Nanay Evelyn, thank you so much po. Tata Emmanuel, Ate Reggie. Ayun po, kita-kita po. Ayun po, kita-kita sa linggo po. Friday and Saturday. Bukas din po. Nanay Evelyn, nasaan ka? Nami-miss na kita na ni Evelyn. Hello, Nanay Evelyn. Hello, Tatay. Ako sa lahat. Thank you so much po. Good night. Night po. Good night, Jocelyn. Hello, Ate Rose. Andiyan ka pala.
you so much. Thank you.